drafting phase ng game number one. It's Blacklist International on the blue side and Onyx Indonesia naman sa red side. Fredrin, ban from Onyx. Respect. Oy, by the way, Omi, rinig na tayo sa ano. Rinig na sa venue. Wait lang, venue na tayo? Oh, venue na ay, to. Testing na natin. Blacklist! Ay, ayun na nga, rinig sapa, na sapa, 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 sapa. Pabayas lang sa pitch broadcast. Pabayas lang sa pitch broadcast. One, two, three, go. Blacklist! Break the code! Ready na tayo dito, mga idol. At mukhang tatanggalin na nga ang dalawa sa mga hero Blacklist International. It's Fanny and Nolan. Pinag-usapan natin kanina to. Yeah. MSC flashbacks. Ayaw nilang makahawak ng assassin dito, si Sky King Kyrie. Now, Onyx Esports, they do have that flex para mapapiliin kung ano yung palulusin nila. Tinanggal na nila yung Joy dito for the side of Blacklist International. Now, all things considered, open ang Guinevere, open ang Mathilda, but one thing is for sure, we are all eyeing at that Lilia na pwedeng ilabas dito na Blacklist International na nagiging meta na for the entirety of M5. Nakita natin yung importance ng Lilia, lalo kapag pinag-first pick and specifically kapag walang existing counters. Now, Blacklist International, makikita natin kung ano yung magiging priority nila dito. Open pa rin ang Faramis, hero na mahal din talaga ng Ubi strategy. Pero again, yung mga past games ng Blacklist, we've seen the importance of the first pick Lilia. Tsaka makikita natin dito for Blacklist din, pwede na ditong sirain naman yung pinaka-stigma against them pagdating doon sa kung ano ba yung hero pickings nila. So it's gonna be Guinevere for them. Although mga open nga, feeling ko kaya bilang yung Valentina, tama ba? Kasi pwede ka kumuha ng Faramis and other heroes para sa side ng Onyx. Kaso yun ni Lilia. So Blacklist International, they have to play against this Lilia. Most likely, baka Novaria yung ipili nila dito for Yue or Renegade, but Onyx. Arlott, pwede nilang kunin away from Edward, Legend Zero, or pwede nilang kunin kagad yung Claude. Knowing na naka-Guinevere ang Blacklist International, mataas actually yung pick rate ni Claude versus Guinevere, wow. But they do go for the Arlott. So Blacklist International, again, pwede mong kunin yung Claude dahil hindi kinuha ni Chewe. And as you said, the Arlott and Lilia na lock-in, tama ang hula. And grabe itong fun fact na to, medyo fun to kung Filipino broadcast ka. 100% ang blue side win rate ng Blacklist International. Okay na. And we are... Okay na to. Senyado na to. 100%. 100% the blue is the new black. Oo. 100% minus ano, zero. So 100% yun. 100 pa rin. Tama. So sure win. And ito ha, yung Claude na banggit mo na, sa tingin mo ba oras na para kunin to para hindi na mahawakan ni Chewe? Claude Mathilda, Claude Edith probably. Ay Bruno. Okay, so baka makakapag-Claude si Chewe. Tingnan natin kung yung bang kukuhanin. Excited ako kung anong kukuhanin ng hero for Yue, actually. Oh, Faramis. Oh, okay. So, by the way, sa synergy naman ng mga heroes natin all throughout M5, mataas ang Bruno and Faramis. Yes. And ito na rin talaga yung part ng strategy ng Blacklist International. 80 plus win rate, may tumalo na dyan, actually. So, may mga existing strategies na pwede gamitin dito ang Onyx. Pero nakuha naman ng Blacklist International yung napakalakas na early game comp with the Bruno and Faramis. Ang question na lang for Onyx is, okay, ayan na yung Claude ni Chewe. Ang question na lang actually natitira, no, is if iro-roam nila yung Arlott. That's true. Kasi pwede silang kumuha ng Terizla rito. Or ng Khalid, na nakita natin ang lakas magpasag ng Netherrealm. And those two heroes na nabanggit mo, no, yung Khalid, pati na rin yung Terizla, hindi lang basta-basta pagwasak ng Netherrealm yung nagagawa nila. Yung immense backline pressure. Kahit sabihin natin may mahuli sila na isang piraso lang. And ikaw na mismo nagsabi nito, those type of heroes, kapag ka turtle ang labanan, hahanapin yung mga jungler at hindi talaga makakapag-retry yung mga ganong klaseng labanan. Ngayon ito naiisip ko, di ba nakita natin kanina na yung Novaria usually ang counter mo sa Lilia. Maganda ba na pagsamahin pa ulit yung Faramis and Novaria, isa i-shift mo as post 5 for the vision? Pwede kaso kailangan mo ng hard sustain on the XP kasi most likely jungle ano na to. Jungle Guinevere na to. I like the Tigreal ban knowing na kita rin kasi ng Onyx yung ano no, yung Tiki ban. So ang worry mo kasi dito is if lumabas yung first pick sa second phase ng Onyx ID dito tapos Tigreal, essentially limited yung answers mo kasi Netherrealm lang yung mahahawakan for the side of Blacklist International and pwersado mag-purify yung Blacklist and that opens up the assassins as well from Kyrie. So napakaganda nung telegraph nila dito with the Tigreal ban. But Onyx again, pwede nila i-dictate kung ano yung mga matitirang hero dito, may Mathilda pa si Renegade or they can actually ban out the Novaria para lang at least ma-limit yung flex na pwedeng ilabas from Renegade Zero Pool kasi kilala natin si Renegade nagno-Novaria room yan. Yeah, ang dami na nga talagang na-grow dito kay Renegade in terms of hero pool. Kaya naman pwede rin sa kanyang ibigay ang isang Novaria. The Mathilda, na isa rin sa mga naging key pickups ni Renegade throughout the entire M5 ay talagang tinanggal na rin ng Onyx. I think kailangan tanggalin yung Kaja, either Kaja or Kufra.
from Kiboy. Kasi yung Kufra nakita natin talagang ginagamit ng Onyx versus actually most of the teams against Faramis and Guinevere. Yes. Medyo contradicting kasi parang kaya naman nung dalawa essentially yung Kufra. Pero iba kasi yung pressure na kapag nauuna yung Kufra, kailangan mo mag-react. Basically, nawawala yung presence mo sa early game kasi ginagamit mo yung space mo defensively. And yun yung iiwasan mo for Blacklist International, yung pwersahin ka ng Onyx na ikaw yung maging defensive kasi kailangan mo magamit yung early game comp mo to push out your momentum, lalo na't winning matchup si Bruno versus the Claude. Dapat sila yung nag-dictate ng tempo dito for Blacklist International. Final ban para sa Blacklist. Sino ba sa team mo ang tatanggalin? The Minotaur taken away by Blacklist. Bakit nga ba even better? Maganda actually kasi naisip ko maganda sana sa Blacklist yung Minotaur kaso first pick nga pala dito yung Onyx. Eh, walang pampigil if ever doon sa Claude nila. Yeah. But this does open up the Kaja again for Kiboy. Baka last pick na nila kasi knowing Blacklist hindi naman sila nagpa-prioritize talaga ng Kaja on RLJ. Oh. So, jungle is a potential pickup dito for Onyx. Maraming heroes dito si Kyrie. Again, pwede niyang i-open yung Leomord na nakita natin it works against the Faramis kasi nababasag kagad yung Netherrealm. You have the mobility to chase the Bruno. Or kung gusto mo talaga, classic Lancelot or Hayabusa. Medyo matagal-tagal na natin hindi nakikita si Lancelot sa M5. Ah. And I think it's kind of rare kasi kadalasan Baksha, Akai, Fredrin. Yeah. At kung may assassin man, sino bang pinaka-common assassin? Si Nolan. And there you go, the Kufra locked in for the side of Onyx. Oh, grabe yung team fighting na meron ng Onyx Indonesia. Tsaka tagong-tago kung ano yung magiging hero dito ni Kairi. Yep. Parang yun yung pinaka-X-factor para dito sa side ng Onyx. Super well-rounded the draft ng Onyx again with the Kufra that we mentioned. Tapos last pick pa si Kairi. Blacklist International, they don't have any idea of what's coming to them. Again, very potent dito yung Leomord if ever nga ibabalik ni Kairi. No? So Blacklist International, they have to keep their heads up. Kailangan meron sila pang protect na dito kay Bruno. Most likely, double down on the vision here. Either pwede ka mag-Navaria roam or kunin na rin yung Kaja para at least meron silang catch versus this Lilia, the Claude, and the Kufra. So oh! The Rafaela lock-in plus the Ka lead. Makes sense. Yeah, I think it's been a while na hindi ko nakikita ang Rafa. Pero hindi ko naisip na si Rene J pa ang maglalabas nito. Worry mo na siguro dito is it's not really a good matchup versus the Rafaela kasi pwede sa'yo mag-flicker. Pero ang laki ng punish ng Blacklist International if pumalya yung teamfight dito ng Onyx. And Rafaela is a decent answer versus the Lilia kasi yung true slows, may pang-counter, ano ka, may pang-basically, may answer ka, may pang-counter ka doon. Benedetta sure. Jungle! Oo nga, no? Benedetta Jungle. Oo. Sige, parang crowd control, magiging difference sila dito, no? Pero parang mahirap mag-Benedetta as jungle. Against sa Rafa, yeah. Against sa Rafa, pero I think at this point, dapat masaya tayo dyan, eh. Well, totoo. I mean, iniisip ko kasi medyo magigets mo yung Benedetta Jungle kasi sobrang bilis gumalaw niya sa early game. That's true. And yung emblem setups, actually yun yung pinakamahalagang factor dito. No? If Kyrie does go for the Impure Rage, kahit pa sabihin natin usually killing spree talagang inilaw dyan, pero ang napaka-hapti ni Benedetta dito, especially early game. And kaya niyang tapatan si Guinevere kasi yung eye for an eye, basta matiming mo ng tama, pag nag-stun yung Guinevere, ang taas ng punish mo again with from the side of Onyx. May na idadagdag din ako, no? Yung tipo na yung eye for an eye mo, kailangan talaga perfect timing dahil dun sa buff na nakuha ni Guinevere. Pero game 1 pa lamang ito ng isang best of 5 series. Labanan ng Onyx Indonesia and Blacklist International. Pasok na tayo sa Land of Dawn. Ano bang pwede natin ma-expect in the early game fights? Early game fight? Parang more on tempo talaga to. Nakita ko tatlo purify ah. Yeah. Sabagay, meron ka naman talagang Kufra. So kailangan countera na agad to. Kung vision, kailangan mas maliwanag ang vision mo. And babawiin ko na lang muna, no? Kasi naalala ko yung eye for an eye timing para dito sa spatial migration. Hindi mo na ma-eye for an eye yung mismong pagbaba. Dapat mauna. Kailangan kang mauna. So that's going to be a very tough challenge, no? Para kay Kairi. Technically, kaya naman kasi bago tumalon yung Guinevere, makikita mo yung talon, yung literal na pagtalon niya. Pero ang bilis kasi nun, and mahirap siya i-dodge. Pero what the Benedetta provides here for Onyx ID is yung faster rotations. Ang bilis gumalaw nito, napakabilis yung mag-jungle, especially kapag ililish mo. Mm-hmm. And yung mobility to fight against Faramis, na may kasamang Lilia yung Benedetta, by the way, napakadaling paghahabul-habulin nung heroes ng Blacklist International. Kasi isipin mo, lalo pagdating ng mid-game, yung teamfight dito ng Onyx ID, no, they have to move around dun sa Netherrealm na ibibigay ni Yue, and Benedetta does that. And I feel like yun yung magiging plus side sa teamfight nila kasi they are able to sort of like
mitigate yung presence ng Netherrealm kasi pwede sila mag-out. Yeah, and speaking of the Benedetta, ano, feeling ko in-include talaga ng Onyx Indonesia as preparation against Blacklist International na multiple players from Onyx Indonesia ay pwedeng maglaro ng Bene, considering that this is one of the signature picks ni Agent Zero. Oh, yun yung kanagandahan din, no? Kasi parang nililimit mo na, parang kumuha sila ng dalawang fighter. Mm-hmm. Diba, kumuha ka ng Benedetta, kumuha ka din ng Arlott, so tas kumagbaban ka pa ng XP lane, eh ganun din naman na ang naging sagot ng Blacklist kasi meron silang Khalid, so meron silang crowd control, meron ka rin damage, meron ka pang Rafaela, so patagalan na ito pagdating sa teamfight. Lethal Ignition Benedetta. Sobrang sakit niyan, boss, kapag full damage, pero malambot ka. Yeah. I mean, malambot ka naman talaga kasi hindi naman nagtatank talaga yung, well, hindi maganda yung tank jungle Benedetta ngayon. Pero what I can say definitely is kapag tinamaan ka ng full combo ni Benedetta, napakahapte, lalo nung nung burst. Pero usually kasi talaga yung pure rage yung pinipili dyan. Kasi ang gusto mo is yung mapoke mo siya, hot ka. Pero that's an XP thing kasi. So tignan natin kung gano'ng mag-hold up dito yung Lethal Ignition from Kyrie. Kasi ang worry mo naman dito is yung early game presence ni Benedetta ay limited ng konti. Dahil wala nga yung poke na additional damage from the Impure Rage. Yeah, Sans with a rotation down bottom lane pero mukhang naamoy ni Oheb at kinailangan niya agad mag-back. Very safe laning coming in from the Filipino Sniper. Kailangan na kailangan talaga maging maingat. Actually, alam din dito ng Onyx na kailangan nilang batayan if ever na merong dadating. At kinagandaan pa sa Blacklist, ha, merong pang face check yung mismong Rafaela nila. Mm-hmm. So hindi nila kailangan lumapit from time to time. Hindi na kailangan ma-force na magkaroon ng teamfight. Yeah, kasi problema tong Lilia once again. Pero may Rafaela naman ng Blacklist International. Meron silang heal, meron silang way to stop the Tyrant's Rage mula kay Kiboy with the Holy Baptism. Importante actually talaga yung Purify dito ng tatlong heroes ng Blacklist International. Also, Edward with the Flicker, yung Raging Sandstorm potential burst na mga pwedeng magawa dito ng Blacklist International. Meron silang follow-up. Pero basically, ang game plan ng Blacklist International dito is protect si Ohim. Protect malala talaga ang kailangan nilang gawin dito. And first turtle, mukhang Blacklist International ang magsisimula nito. Edward on the zone. Kiboy still level 3. Wala pa namang Tyrant's Rage. Pero nandito na nga si Kyrie at si Sans. Trying to contest. May angulo siya. Ibibilit ba? Ginamit ang Blackshots dito. Edward kalahati ang buhay. Look at Kyrie. Ano yung damage? Pero ginamit na dito yung Netherrealm. Napakaganda. Paso! First blood. Mamupunta kay Sensui at makukuha pa nga dito ang pagong turtle no counter Blacklist International ang una makakakuha. Paano mo naman ba iko-contest kung patay ka na? Yeah. At nahanap nila si Kyrie nang napakabilis. Again, that's the downside of having a Benedetta. Wala silang, actually wala talaga silang pansilip dito aside from boots. And yung Benedetta, kailangan mo ng clear angle para makasilip ka sa turtle. Ang problema is, binait ng Blacklist. Yung turtle dito, nung bumaba na yung HP, nag-turn sila ng teamfight with Edward using the Raging Sandstorm. I think boots pa nga para hindi makapag-follow up dito yung Arlott. And then yung natitirang members ng Blacklist International nag-focus fire para mapatay si Benedetta. And that was such a great take mula sa Blacklist International. First turtle, first blood. Sila ang may hawak ng kalamangan ngayon. Magpaglalaban ng pang dito Wanderer pero makakuha ay Onyx. Kailangan din talaga humabol dito ng Onyx. But yung makikita natin for Oheb na nakakalamang at unang tumatayo. Nakailang hits pa doon sa may outer turret energy shield kahit nandun si Chewe. Yeah. Ito, lamang naman talaga sa lane si Oheb dito. Although, as much as you want Blacklist International, kailangan nila mag-pull ahead talaga from the Claude. Kasi from this point on, baka makapag-double lane na yung Claude dito. No? So, kailangan nila maglaki ng pressure dito sa may bottom lane para at least ma-pressure na lane tower. Pero Chewe, ito na yung pressure na sinasabi, napilitan na mag-purify at BMI out. May iba kay Sensui ngayon. Pangalawang beses nang tumama yung special migration sa mga tamad target. And Onyx Indonesia, looks like they're about to lose out yung Torre doon sa gold lane. But Edward has to go for the quicksand guard. Nabitin lang. Kulang ng 1 inch, Boots. Kulang ng 1 inch. Mga 5 centimeters, gano'n. And so far, 4 minutes in, Blacklist International pa rin ang may hawak ng lamang at mukhang in terms of the gold lane, lamang sa damage si Oheb. Oh, yeah. Masisira na rin yung Torre dito na isang ganong kabilis. Chewe! At ginamit tayong Blazing Duet pero wala pa naman damage. Sinalo niya lahat. Ang isang Claude, if ever, kaya naman pipilitan mo dalawang players at mukhang mauuna pa pumuesto dito ang Blacklist sa may 3-10. This is big for Blacklist kasi now they have the right to call for lane swaps. Lamang na lamang si Oheb and I feel like kahit yung Arlott hindi siya kaya sustain ngayon. So malaking problema ng Onyx Esports dahil yung gold lane ng Blacklist International makakapag-dictate ng momentum in the mid game.
At si CW or Cherry ngayon ay kailangan makahanap ng lugar at oras para mag-farm. Second turtle of the game. Mukhang hihilain ni Kiboy pero mapupunta pa rin sa blacklist ang control. Kyrie, ang tanong dito ay papasok ba siya para mang-agaw o hahayaan na lang niya? Take the safer route pero mukhang gusto niya atang mag-contest dito, Chantel. Oo, nakaabang din sila. Na-reset. Sabi niya, sige, magko-contest ako dyan. Na-reset naman yung pagong. So, mag-clear mo na minion wave dito ang ating dalawang kupunan. Pero sinisimulan na, by the way, dito ng Blacklist International. At sakit nga ng damage. At si Kiboy, naka-flex na rin. Napapasok nga ba? Kiboy, looking for the Tyrant Shade. Migration! Tyrant Shade naharap na spatial migration at may kasama pang Raging Sandstorm. At si Sensui pa rin ang nakakuha ng turtle. Pinabagsak ang Sky King. Grounded ka muna, boy! At hindi na kaya kakayanin pa sa kamay dito ni Edward. Isang mabilis 4-0 para sa Blacklist International. At pwede pa nga dumiretso doon sa may bottom lane. Si Edward, diretso lang clear na minion wave. Binisik ni Sensui. Sinabi natin kanina, ito yung punish. Kapag tumalon si Kiboy, maandali niyang talunan. And ang nangyari is, ni-reset yung turtle. Actually, hinold ni Kiboy. Para kay Sensui, sabi ni Sensui, thank you. Kasi pag special migration, Violet Requiem, retry na lang din. Kanya pa yung turtle, napatay pa si Kiboy. Ayan, para tama yung sinabi niyo, kakaiba yata yung gisig dito ni Sensui. Ginamit ang final slash, pero lahat ng mga talon ngayon ay tumatama at pumapasok. Boots. At sumushoot sa kanila. Boots with another vengeance. CW Chewe looking for that entrance. Pero mukhang si Kiboy nabitin na naman. At si Kyrie hindi na makakasama pa. Edward, Boots goes down. Si Edward nakaready din if ever. Lima agad ng mga players ng Blacklist International na nandito. Ang kanilang horsey na composition. Very na. Effective Ube. For them. Ube na. Ube na talaga for Blacklist. Saan ba yung nakita ko? Kinancel ng worldy yung ano? Yung natitirang talon ni Kiboy. Oo, no, naka-ano siya kanina, naka-flex. Walang na-stun sa kanila eh. Oo, na talagang pagkatama ang timing ng worldy, yun yung isa sa mga pinaka-nakakairitang pwedeng manggaling sa isang Bruno. But so far, we have a very respectable lead. Blacklist International is ahead by 3,000, 7 minutes in. Grabe. Pero nagawa rin ito ng Triple Esports sa laban nila against Onyx Indonesia. Yeah. At isang Lord lang ang kinailangan ng Onyx para makabawi. Kaso ang kalaban ng Onyx dito yung blueprint. Yung blueprint ng Blacklist International. And yun yung magiging problema nila. No? Sa Lord fight, again, medyo lugi sila. Aside from the fact na walang sisilip, yung tatalon from Onyx is kailangan on point talaga. Kasi kapag hindi on point, ang daming punish. Nandiyan yung spatial migration, nandiyan yung hila from the Stampede mula kay Yue. And may mga purified din kasi from the side of Blacklist International. And yung sinasabi nating lead ng Blacklist, sobrang sizable nito kasi yung DHS pickup ni Claude, it's 1 minute delayed compared to the average DHS pickup ni Claude. And Blacklist dito lamang sa gold. Actually, sobrang laki nung lamang ni Oheb. Even though 1K lang yan, most people would say 1K. Yung 1K lead ni Bruno, napakalaki niyan. And that is the third and final turtle of the game na mapupunta sa kamay ng Blacklist International. Crucial item pickup here, Lightning Truncheon. Papunta kay Yue, mas pinasakit ang damage siya ngayon. Oo, mabilis din ang magiging splash against the players of Onyx. Top lane talagang pinagigigilan ni Oheb. Si Oheb. Kaya nasira na agad. Oh, Sensui! At nakita na natin ito kanina, si Kiboy nakaabang. Pero sabi niya, parang delikado yata, nabigla talunaan si Sensui doon. At tignan mo, pati si Edward kaya pang tangkihin si Chewe. 5-0, hindi pa nakakahanap ng isa ang Onyx. At nahihirapan silang humanap ng chansa against Blacklist International. A perfect game so far. Tapos di pa nga nagagamit yung fury ng Blacklist. Grabe, apat na heroes ng Blacklist International yung nangunguna dito sa damage leaderboard. And surprisingly, si Kyrie yung nasa ilalim. Nako, mukhang yung Benedetta Pekka parang medyo... Ang hirap kasi talaga. Alam mo yung sobrang depend mo sa XP, yeah. Sa room. Parang lahat ng trabaho ni Kiboy tsaka ni Boots dito dapat sobrang perfect. Kasi naghihintay ng engage si Kyrie dito. Hindi ito yung tulad ng XP lane Benedetta na nakikita natin mostly from Edward na talaga ng zone. Kasi kapag jungle Benedetta ka ay naka-damage build ka, sobrang lambot ng hero na yan. Tsaka sobrang crucial na naging kill sa kanya kanina. Oy, wait lang. Boots. Si Boots dito papasok with a final slash para sa may bandang likod. Wow. Magiging target yan na si Sensui. Pero sakto yung Nether Realm. Nasa gap ng kakampe. Welcome to Ube. Tapos kaya si Kyrie dito ay hindi makakakuha ng kill. Rene J is still alive. Kakaibang agipat ang sot-sot niya. Kamuntikan pang mamatay si Kyrie doon. Saktong eye for an eye para ma-block yung bola ni Oheb. Blacklist, almost a 6K gold lead. Ramdam nila may sumisipa doon sa gilid. Ang hapde ng damage output ni Oheb. And again, Onyx. They do have that damage, pero yung saving mechanism kasi from Blacklist International, yung mga purifies, yung heal, and yung reset na nanggagaling sa Netherrealm,
paglabas kasi doon, may, di ba may immunity yun, 1.2 seconds. Makakalabas kasi talaga yung heroes ng Blacklist knowing na may heal nga from Rene J. And lalo kanina si Sensui pa, yun na tanunan. Kiboy! Oh Kiboy, no! Papasok na doon. Sasakto nga ba para sa kanila? Yun nga lang Rene J makukuha na nila. Meron pa Netherrealm. Ginamit na dito ang Raging Sandstorm. Oh! Kairi goes down. Edward may quick sandguard. Puts! Babagsak din siya. And it is a 2-4-1. At makakalord pa ata ang Blacklist International. Grabe si Edward. Sorry kaibigan. Alam ko parehas tayong taga-Bataan. Pero binigyan niya kaagad yung jungler ng Onyx Esports. Flicker with a Raging Sandstorm. No chance at all for Onyx to re-engage. Grabe yung naging trade. Isipin mo si Rene J pero dalawa si Kairi pa yung na-target dito ng Blacklist International. The sure ball na Lord para sa Blacklist. Nag-banding yung Bataan boys eh. Nagkita sila ulit eh. Makikita natin sa instant replay. Ang ganda sana no engage mula kay Kiboy. Pero again, yung damage output dito ng Blacklist International sobrang overwhelming. And again, yung flicker play mula kay Edward na bigyan kagad yung Benedetta and wala rin kasing eye for an eye. At sobrang hirap mabuhay bilang full damage Benedetta no, na walang eye for an eye. The moment na magamit mo yan, most of the time ay may final slash pa naman. At matatamaan dito si Boots. Happy HD, Boots. Hindi na ata ay, makakatakas to. Parang hindi na pala, nag-iba na pala yung lyrics ngayon na Boots, where are we going na pala? Hindi na si Dora ang hinahanap dito. At 7.8k gold lead para sa Blacklist International. Baka masisira pa rin nila yung Torre dito sa may middle lane. Rekta lang sa pag-push, 11 minutes in, 8-1. Piso pa lang ang nakukuha ng Onyx. Nahuli nila si Kiboy at papasukin nila. Ayan na nga. Wala nang respeto sa mga base towers. Isipin mo, hinahanap lang naman at sumisilip lang naman si Kiboy kung nasa yung mga players na Blacklist. Sabi ng Blacklist, no, no, no. Wag na wag kang tatayo. Oh. Bawal ang sumilip dito sa Pilipinas. Bawal ang mga mahilig sumilip dito. Oh. And si Kiboy nabigyan kaagad. Sa sobrang lupit nun, pinasok ni Edward. Sabi niya, sige, labas kayo isa-isa. Tapos ginamit niya yung Raging Sandstorm pang out. And wow, Blacklist right now. I think everybody expected a very close game. Pero hindi yun ang nakikita natin. An 8K gold lead is far from close. Ito yung mga tipo na pag sinabi mong Onyx Indonesia yung kalaban nila, mapapa-question mark ka, Onyx Indonesia? 9-1 yung current score ngayon. It doesn't look like Onyx has a chance of actually fighting back. Kasi ang way nung kanilang nung composition para manalo is talaga makahanap sila ng magandang team fight from Kiboy. Pero nagiging malaking problema yung tatlong Purify na setup dito mula sa Blacklist International. They do have the Claude and they do have the Benedetta. Dalawa sila nag-i-split. Pero ang hirap kasi kapag yung kalaban mo, sobrang committed. Yung sumilip ka lang, papasungin ka ng lima. Di ba yung kanina perfect example eh, nakasilip lang naman kung saan kung nasaan yung mga players. Nagpailaw lang eh. Oo, nagpailaw lang. Pailaw lang, boss, tas pinataya agad yung ilaw. Medyo mahirap talaga yun dahil bulag ka rin pagdating sa vision. And Blacklist International in this game, no? Apart from obviously getting Kairi again and again, hindi pa rin tayo pwedeng maging relaxed. Mm-hmm. Because again, Onyx Indonesia is a team na kapag nakakuha ng isang malaking objective, pwedeng magkaroon ng malaking swing. Kaya naman pinasok si Edward! Ooh, Netherrealm! Para kay Yue! Mukhang mababaliktad pa nga. No, 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 sir! Yue? Sabi nila dito, pero free hit para kay Chewe. Sabi ni Ohib, sige, lumapit ka. Pero aalis na lang sila dahil meron na rin namang Lord na pwedeng kuhanin. Welcome to Ube! Walang maiiwan! Tapos tignan mo full HP, parang umuwi ng base boy. Parang walang nangyari. Parang walang nangyari. Hindi nga nag-flicker si Edward dun eh. Sobrang sakit sa pakiramdam nun. Nag-blazing duet ka, nag-ulti yung Kofra. Na-force pa yung flicker ni Kiboy para lang maka-backout sila. Tapos makikita na lang next time, parang ito yung binanata natin kanina. Ba't bubuhin ito? Umuwi na ba yan? Ay, parehas ko tayo na tinanong. Kasi totoo naman talaga, ang dami mo na-exhaust para sa kanya, pero hindi pa rin masesecure. Eto, walang, ay hindi, may setup na si Kiboy, pero walang flicker. Pero may mga purify, ha? May mga purify from Blacklist. Grabe si Edward, oh. Bataan boys. Half HP on this Lord. Hawak ito ni Sensui. At talagang hindi nila binibigyan ng chance ang Onyx Indonesia na makalapit pa. Kalahati na lang yung buhay. Ay! Nakikita yata si Edward doon. It's gonna be a shutdown. Oh no! Secure ng kill. Pero yung nga lang, napagandang Netherrealm para sa kanila. Yung Lord kanina mabubata! It's gonna be Sensui again with us instincts. At mukhang dediretso yung panga. Teka lang, lumipad na dito yung Kufra. Tinahabol si Kiboy. Boy! Where are you going, Kiboy? Dalawa ang nawala. At ang instincts pa rin ni Sensui ang nanaeg. Thank you talaga, sabi ni Sensui. Kanina niyo pa nililish yung Lord. Spatial migration onto Kairi. Hindi nagamit yung Eye for an Eye. Kasama siya doon sa knock-up. And sabi ni Sensui, re-retrain ko na lang yung Lord. And this is it. A big Lord push for Blacklist International.
Bawal magkamali. Oh, final slash miss. Final slash, hindi pa tumama. At mukhang aayusin muna ang wave. Huling beses para makahinga. At huling beses para mag-expect kung matatapos na ba ng blacklist to. Ang ganda ng gising ni Setsu Wing ngayong araw. Parang lahat on point, retribution on point. Special migration on point. Oh, if ever man, maganda talaga na talagang diretso. Exclamation point! Setsuwi again, si Kyrie magiging target niya. Kamutikan na si Kyrie. Pero kinagandahan dito, talagang on point men ang mga talon niya. Wala pa akong nakitang special migration na walang tinamaan na importante. Onyx Indonesia. Oh, grabe si Setsuwi, men. Na ito yung ginawa niya. Ano? Nakita niya kumakasan ng Charge K-Boy. Nag-special migration sa harap. Nag-iwan ng clone. Para sabi may niya, blocker. Sige, yan ang talunan mo. Oh, ang ganda. Oh, iba lang. May checkpoint. May footballer ka na, may middle blocker ka pa. Alala. Oh. Grabe yung instincts, men. Yung presence of mind lang na, okay boy, tatalo lang ka. Oh, ito, yan. Nilagyan ng gate sa harap eh. Ito na yun eh, kung may Setsuwi instincts, may Setsuwi senses na rin eh. Lahat na eh. Lahat ang pwede mong ilagay na parang mga pwedeng idagdag eh, nandyan na. Imagine mo si Kiboy kung ano naisip niya ng time na yun. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Hinaharangan yung talong ko. Oo, hindi na nakatakas bigla or hindi na nakatalon bigla. Pero gusto ko lang sabihin na si Oheb, parang ano siya ngayon, talagang kinalma siya ng mga players niya kasi ang focus niya ngayon is makasira talaga ng Torres. Kalmadong Oheb talaga pero sumasakit na rin si Chewe ha. In that Lord fight, tandaan natin na napitas pa rin si Edward with a great setup mula dito kay Kiboy. And talagang kailangan na rin respetuhin ang damage na meron si Chewe dito. Yeah, but the thing is, you have to expend yung Tyrant's Rage. And for the next team fight afternoon, sabi natin, let's say mapatay nila si Edward, what's next? Kailangan pa rin nilang labanan yung Netherrealm. And also, they also have to think about yung special migration na nilalatag niya since we dito, muntik tamaan. Gahibla na lang eh. Oh. Pasalamat ka. Kulang ng 2 centimeters, Kiboy. Oh, kung tumama yan, that could have been a kill. At kung hindi man kill, siguro flicker Lord, na mabuburn. Lord ang kapalit na for sure. Most likely. And Blacklist, hindi na umalis ng 8,000 ang kanilang kalamangan. And Onyx Indonesia, kamustayin natin yung late game nila, no? Ano ba ang palag ng Onyx Indonesia sa atin in late game? Sobrang lakas actually na split ng Onyx. And kaya nilang micro-win again, no? Yung mga napakita ko kanina, kaya nilang micro-win yung Netherrealm kasi kaya umalis ni Berdetta at pati na rin ni Claude dun sa laban na yun. But when it comes to objective team fights like this one, yung Lord, na kung saan purasado lumaban ng Onyx, kailangan talaga ma-utilize yung boots dito. Hindi pwedeng yung Kufra mauna. Kailangan ma-maximize nila yung final slash na mga galing kay Arlott para at least ma-force out yung mga defensive tools mula sa blacklist. Pero na actually, kinontrol na ng Onyx dito yung opposite side of the map, which is yung bottom lane. So yung Lord dance ng Blacklist International medyo awkward ngayon. Baka i-reset nila yung Lord pero hinahawakan ni Boots. Ang taas ng damage ni Sans. Dalawa yung napudugo niya doon. Kinailangan mag-regen, kinailangan mag-heal. At hindi pa nga nare-reset ang Lord na to. This is a Luminous Lord. Hindi pa Kiboy, naman evolve. Kiboy. Pero mukhang si Kiboy sinubukang hanapin si Yuwi. Ang tapang, tinan mo si Renny J yung natutunaw na rin. Men, si Yuwi hindi nag-purify. Tsaka feeling ko si Kiboy kinakabahan din. Magsiset pa ako. Naka-purify kasi to eh. Baka after ito, Shadow Stampede. Okay, na-reset na. Kalmado na muna ulit ang ating mga teams. Pero may kita natin na parang man-to-man din na ngayon. Even UN Suns nagtatapatan in terms of damage against each other. Bottom lane, however. Claude, mauuna doon. Tapos ang response sa ng Blacklist International, ang pangtapat kay Kyrie ay si Edward. Walang Claude. This is a 4v5. Walang Claude. Nakita ata nila Edward! Na walang Claude. Okay, tingnan natin. Ginanda, Electo Final Blow versus Sans ngayon. Ang makakakunan kay against Yue. Si Owen magiging target dito ni Sans. Pero yung Lord na pa rin. Double kill na para kay Sans dito. Pero mapupunta dito yung Lord. Kanino? Setsuwi! Setsuwi pa rin! Pero nga lang nakakakuha ng kill ang mga players dito ng Onyx Winter Truncheon. But still, Chewe, may secure that one. Walang nakuhang kill sa Blacklist International. Pero meron namang Evolved Lord. Ito na yung damage output ng Onyx, no? Ang mahirap na dito for Blacklist International, inuuna na si Yue. So the Faramis needs to play safe. Kailangan nila pang cover dito kaya Kufra. Ang dilemma naman nila is nakafocus din kasi si Setsuwi doon sa Lord. So yung pang frontline nila na pwedeng maghanap ng target dito against Onyx is BC nung time na yan. Ooh! Wow! Ooh! Panis! Pwede pala yun! Ang dami natututunan ngayon sa ating mga manlalaro. Kiboy, Kiboy, Kiboy! Kiboy, tatamaan niya dito si Setsuwi pero poke lang. Medyo delikado pag bigla silang papasok at mabilis na madedepensahan ng Onyx dito yung Lord. Ito lang yung mahirap yun, for Blacklist International. Actually, sobrang hirap tapusin itong game na ito knowing na may Claude, Benedetta, and Lilia. Napakabilis mag-clear nitong mga heroes ito. So baka umabot tayo sa point na yung capabilities ng Onyx ay lumabas na. Again, split pressure is gonna be insane in the late game. Knowing na wala silang decent na panghuli talaga dito kay Claude,
baka maging problema si Chewe sa next na Lord fight kasi yung split na mangyayari ay sa bottom lane. Wala na yung outer towers doon. Yung base na lang, base tower na lang natitira from Blacklist International. And Kairi as well, napakabilis din mag-rotate ng jungle. Setsui in trouble! Makakatakas lang din. May iwan yata doon ang kanyang mumu muna. So this time around, may kita natin Onyx, nagtatry sila na gumawa ng play from time to time. Oo, tapos tignan natin na 20 seconds on the flicker of Boots. 25 naman sa flicker ng Arlott. And this will be very important for Onyx Indonesia dahil parehas kay Kiboy at kay Boots na mayroong flicker trick. Yeah, let's be frank here, napakaganda ng late game ng Onyx dito. Aside from the fact na scaling yung mga hero sila, lahat sila, halos lahat sila AoE damage. When comparing to Blacklist International, single target focus yung lineup nila. May konting AoE naman pero hindi enough to laban sa spread out damage ng Onyx. The Blazing Duet, yung Electro Final Blow, of course yung Lilia AoE damage yan. Tapos yung Claude na talagang, well, nasabi ko na yung Claude with the Blazing Duet. Pero alam naman natin kung gaano kabilis mag-switch ng target sa Claude. Basta nasa harap niya, pwede niyang banat-banatan. No, and it all takes one retribution. Paano kung yung sunod na Lord ay si Kairi pa ang makakuha? Kailangan maging on point ng Blacklist International in securing that final objective. Because Onyx Indonesia, at this point, notorious na sila na isang Lord lang talaga ang kailangan nila para tumapos. Si Rene J, yata ang una nilang bibigyan. Pero mabilis lang din naman with that movement speed. So mare-reveal ngayon for Onyx kung saan nakapwesto ang mga players ng Blacklist International. Sadya ba yun? Honestly, dapat nga nag-commit ng Tyrant's Rage si Kiboy doon. Just force out the Purify kasi walang Purify sa next na Lord teamfight. And Chewe dito with the feature. Ay! Niya. Oh, Oheb! Oheb! Oh, laban na 1v1! Oh. Laban 1v1! Oh, sige si Kiboy dito. Nakupo, sila pa yung natihado! Oh, walang Purify! Walang Purify yung Claude! Walang Flicker yung Kubra! And this is really bad if you're Onyx Indonesia. Buti na lang, blacklist kayong mga nakatutok dito sa Filipino broadcast. At sisimulan na nga ng Onyx Indonesia ang Lord na ito. This is an Evolve Lord, pero mukhang hahabol pa si Chewe at si Kiboy. Yeah. Kaya pwede mag-turn yung blacklist dito. Ang problema nila yung tumatagal na Lord Dance. Pabor sa Onyx dahil level 15 na si Sun. So medyo malaking problem na yung Lilia dito. Parayo, so they might consider fixing out the waves first, pero inuuna na sila ng Onyx. Mas nauna nag-fix ng waves si Kairi dito sa may top lane. And nandito rin si Chewe. Oh, Kiboy! Ang ganda na face check by the way dito ni Kiboy, pero yung nga lang, mas prepared naman dito. Napakaganda pagpasok kay Edward. Si Sun, yung target niya, ginamit ang black shoes. At magbaback away ngayon ng mga players. Medyo delikado para sa atin mag-go. Pero makikita natin ngayon, sisimulan pa rin yung Lord ng Blacklist International. At aalis muna sila. Babalik na pala. All three Purifies ay okay pa rin for Blacklist International. Ang tanging may flicker para sa side ng Onyx ay si Boots. So yung final slash lang ang kailangan nilang abangan at mukhang hahawakan ni Sensui ang Lord na to. Galit na galit si Kairi sa damage, nag-BOD pa. Oo nga, nakita natin no? Si Edward yung pwesto niya dito. Huwag kayong magkakamali na merong sumilip dito. Hinihintay lamang natin ang pag-commit ng dalawang teams. Kiboy nagsistretching. Mahanap ang isa! Full of T-Sim! Okay, nagamit na nga dito. Mawalan ng Immortality. Meron final slash para dito kay Boots si CW or mawalan dito ng Blazing Duet. Pero may kita natin si Edward. Target lang din nila. Killings pinanap para kay Chewe and Kiboy. Maiiwan. Mabutin ng mga bola. Ginamit na rin dito ang Holy Blessing at aalis ngayon ang mga players ng Blacklist. Napakagandang final slash mula kay Boots and that might have given them the Evolve Lord. Pero nandito pa rin si Sensui. Nandito pa rin ang taga-retry ng Blacklist. Ilalaban pa rin yata. Nakikita natin ngayon na talagang pipigilan ng Onyx. Pero nakapwesto sila ngayon. Kompleto na ulit. Si Edward pa lang may iwan doon. Pero papasok kayo ng Blacklist International. Pero free hit para kay Chewe. At mukhang ilalaban pa rin. Papasok kayo si Sensui. Matadamay. Kiboy is down. Si Yui dito medyo susuna. Pero makukuha pa rin ni Kairi this time around. Oh, Blacklist! Pero Blacklist! Mga bola. Tinan yung mga bola. Double kill na para kay Oheb. Dalawa na wala para side ng Onyx. Pero kailangan ng dumipensa ng Blacklist International. Kung di, pwedeng mabasagan sa baba. Ang ganda na nag-start ng teamfight na yun for Onyx Esports. Yung talon dito kay Yue, napatay kagad nila yung Paramis. Pero dahil Paramis yan, ang bilis na mag-respawn. And Blacklist International, they used the numbers advantage that they had. Even though they were up against the Claude, yung talon na naman ni Kiboy, natalon na naman ni Setsui with the Spatial Migration. Fortunately for Onyx, nakuha ni Kairi yung Lord dahil sobrang taas ang kanyang damage output. And medyo mahirap din kasi retry talaga yung Benedetta with the Electro Final Blow into Retribution sa Lord. Kapag nag-miss ka ng konting timing, talagang sa Benedetta mapupunta yan. So Onyx,
they do reset the pace of the game, but nararamdaman na natin yung problema for Blacklist International, no? Si Sans dito, yung AoE damage, napaka-hapti talaga ng Lilia. There is a reason why the Lilia is perceived as one of the best mages in the current meta. At nakikita talaga natin kung gaano kasakit ang bawas na binabato na ni Sans. Kitang-kita na sa numero na 140, 24 minutes pa lang. Multiple targets kasi. Pero again, ah, Blacklist International, yung kanilang teamfight dito, although most of the teamfights na nakikita natin, terms ng Onyx, if they do find the thing that they want is yung talon dito kay Yucky Boy. If sila yung makauna, either kay Kufra or kay Arlott, dun magsisimula yung takbo ng teamfight. Kasi si Edward duty pa rin siya. Tinatalon na niya actually kanina pa si Sans with the Raging Sandstorm, forcing out the Black Shoes. So kailangan lang talaga ng Blacklist International dito makaharap ng magandang angle. Pero when it comes to chaotic teamfights, lalamang dyan ang Onyx. Grabe naman yung face check ni Boots dito, no? Ano, parang nagpapaporma lang si Sans. Mabilis naman na lang ata yung cooldown ng Black Shoes at that point. Pero again, I would call that as somewhat of a parang pang-provoke. Pinoprovoke niya ata yung Blacklist International. And so far, disiplinado naman ang koponan ng Blacklist. 60 seconds bago lumabas. I think this is the fifth lord of the game. Yeah. Napaka-importante nito dahil pakitandang ko kung sino makakuha nito could potentially end the game. Yeah, baka baguhin actually ng Blacklist yung approach sila. No? Baka mag-split. Mag-split push na lang sila. Hindi naman ganung kahirap versus the Claude kasi ang awkward lang naman sa split na gagawin nila is wala silang hard CC na wala yung mga Kaja, yung mga Kufra, mga Frango. Pero may capacity naman yung Bruno na makapag-split push, lalo wala namang kayang kumarap sa kanya. Unless mahuli siya ng Arlott or ng Kufra. Pero again, those two heroes, kailangan magpakita niya sa Lord. So again, Blacklist International, if makukontrol nila yung wave, no? If magiging maganda yung wave management ng Blacklist, like if they are able to push out the waves before the Lord spawns, mataas ang chance na makapag-split push dito yung Bruno. Pero Onyx, very fundamental din ang kanilang gameplay. Tinulak na ni Chewe yung wave sa may top lane. Tapos mukhang kailangan na nga rin alagaan ni Oheb yung bot lane dahil inipon na rin ni Kyrie. Onyx Indonesia, they're displaying their mastery of the waves. Talagang nahihirapan tayong pumuesto around that Lord area. At yung kalamangan nila in the late game ay very evident na both in the numbers doon sa damage at pati na rin sa map control. Tsaka makikita natin ngayon, no, para dito sa Onyx, alam din yata nila na pwede mag-split push kasi pumupuesto din sila dito sa may top lane. Parang willing nga silang salubungin kung sino yung pupunta dito from Blacklist International. Matiyapa, feeling ko nag-iingat lang din muna. Kailangan muna mag-gauge kung saan nakapuesto dito. Lalong-lalo na si Kyrie kasi biglang pumapasok ng Electo Final Blow tapos full damage ka. Yeah. Parang hirap mag-teamfight sa'yo. Now, Sensui, kailangan ma-retry niya ang pinakasunod na Lord and CW. Mga yun, Kiboy, nahuli ang isa! Si Sensui magiging target nila pero buhay pa rin. So take note na pumasok dito. Si Chewa ginamit na dito ang kanyang pag-out pero mabubuhay pa rin. At NetherRealm, ginamit na rin by the way dito ni Yue. So mukhang itutuloy at ipipilit yata ng ating mga teams. Pero ang dami nangyari at ang dami nagamit by the way. Ano yun? Pagtanong ni Kiboy, finalist na siya nag-out. Parang miss kumata yung talon mula sa Onyx, so they had to reset. Wala naman masyadong na force dito, it's just the Blazing Do It. Mm-hmm. And also the ultimate coming in from Sensui, yung flicker ni Boots ay 90 seconds pa naman at meron pang flicker si Kiboy. Kaya kailangan pa rin talagang abangan kung saan manggagaling ang Kufra. Sisimulan na ng Blacklist International, ang fifth lord of the game. Walang Netherrealm ha? Oo, nakapuesto din dito sa may bandang gitna. Sa gitna manggagaling, feeling ko nililikuran nila dito si Uwe. Bataya, nakaready ngayon ang ating dalawang koponan. 1.2k gold lead para sa Blacklist International. And mukhang kiniklear lang muna ng Onyx ang mga minion wave. Ang hirap ng kalaban ng Lilia. Ang sakit sa ulo ng ganito. Ha? Parang gusto mo pumasok pero si Sans ay anytime nandiyan. Grabe, unti-unti umaabante. Yan yung ano na yan. Na-reset. Reset na naman. 28 minutes na. Game 1 pa lang. I think around the longest game so far in M5 ay 32. At mukhang may chance pa ata na matalo natin yan sa pinakaunang laro ng Best of 5 na to. Medyo walang pa kay Onyx eh, pero i-reset ng Blacklist. Look at Kyrie and Chewe. Kanina pa sila nag-split push pero nag-lock na. Nag-lock na yung Blacklist. Sabi nila, burst niya, nagpakita yung Claude. Sans! Si Sans nag-Black Shoes na doon. Pero malalaman ko nasaan si Edward ha, si Kyrie nakaabang lang din. Oo, kita nila si Kiboy. Masisilip yata din dito si Kyrie kung nasaan dahil lumabas na, makakasalubong doon ni Renegade. Reset! Tatalon si Kiboy, magiging target nila, pero sa mabadalikon si Edward din na tinarget nila ng Blacklist International. Mauna na Immortal. Wow! This is... Tapos si Edward, buhay pa rin! Perfect layering mula sa Blacklist! The beat!
Sabi na, kita nila si Kiboy and hindi pa na talaga nagtago si Kiboy. Sabi ng Blacklist International, alam namin kung nasan yung Kufra. Sensui, again, hitting that spatial migration. And Onyx, they were looking to contest the Lord, pero naghihiro lang kasi yung Blacklist International. Now in a 4v5 scenario, may lamang ang Blacklist International in terms of numbers. Pero in terms of damage, tignan mo naman yung ginagawa ni Sanz. Tapos si Chewe nagpe-pressure doon sa loob! At mawala na immortality dito si Boots sa may middle lane or doon sa may Lord Pit. Mega kill na para kay Oheb habang si Yuen nandoon para depensahan. Mapakakuwi! Pero si Kairi pa rin! Okay lang daw kasi mapakakuwi natin naman siya yung middle lane or yung top lane pala ay pwedeng i-go ng Blacklist. 30 seconds para kay Kiboy. Still in a 2v5 scenario, may chance ang tapusin ito ng Blacklist, pero maikli ang kanilang chance. Ginamit yung Blazing Duet sa top. It's just the Lilia. Pwede magpakamatay dito yung Blacklist International. May Netherrealm din. Pwede nila pasukin to. Oh, pinasok na nga. Kita nyo si Oheb. Kukuhanin dito si Sui ilang mga hits. At kita natin ngayon na halos mamatay na nga si Netherrealm! Mamatay na dito sa may middle lane. At tower lock para sa Blacklist International! And they take game number one! A 30-minute game one win! Para sa Blacklist International! Okay lang daw, nasa inyo yung Lord, sa amin yung panalo! Sa kanila pala, Blacklist! Oh my goodness! Sensui leading Blacklist towards that victory. Granted, hindi napunta sa kanya yung huling Lord. Wala na silang pake. That kill on Kiboy made the difference. And yung confidence na sabihin, tapos na to! Lilia na lang kalaban natin, walang Blazing Duet. Ako na magpapakamatay sa base! And wow! This game number one says one thing. Natalo ang Blacklist sa Fireflux. Natalo ang Fireflux sa Deus Vault. At ang Onyx Indonesia na natalo paborito ng lahat ay natalo sa Blacklist in game number one. M5 is very close in terms of the skill gap. Grabe, rock, paper, scissors, fire. May bago, no? Apat yun eh. May pampagalang ganun pa eh. And of course, pwede nyo kilalanin ang mga MLBB Filipino players natin sa buong mundo. Katulad na lamang ni Kyrie at Coach Shem doon sa Onyx Indonesia. Bumisita lang sa MPLPH official page para makita ang mga special art cards featuring ang mga Pinoy imports natin. Hashtag Pinas lang malakas. At Pinas lang talagang malakas because I think the audience prediction, wala naman nag-predict masyado na Blacklist ang kukuha ng game 1. Minsan yun yung mga ano talaga eh. Pinaka matatamis na pagkapanalo in a game kasi parang 'di ba before tayo mag-start dito, well, to be honest, Onyx din naman talaga ay isa sa mga tinututukan. Yeah. Tsaka umabot nag 5-0, 'di ba? 5-0. Oo, it's one of those games na sabihin na nating ang linis na para magtataka ka. Onyx ba talaga 'yung kalaban nila? Here's the thing. Kita mo 'yung capacity ng Onyx, kita mo 'yung individual plays nila, pero ang isa pa makikita mo rito, 'yung mastery ng Blacklist sa Lord Dance, information take, lahat. Grabe mag-punish itong team nito. So, sinong MVP ng game 1? Di ko. para sa akin, Sensui. Ako rin eh. Para sa akin, Sensui. Pero tingnan natin kung sino nga ba ang tatanghaling MVP. Sensui nga. Ayan na nga. Mr. Instincts himself. Talagang naretrihan si Kyrie. Biruin mo, men. Sa akin, sobrang simple lang netong game na to. Yung presence of mind ni Sensui na alam niya yung trabaho niya, overall, kailangan niyang taulan na yung Kufra. We've established that. Super consistent and it came down to that last team fight na natalo na niya si Kiboy. Actually, kung ako si Kiboy dito, mababadrib ako kay Sensui. Baka pag nakita ko sa hotel to, hindi naman sa agresibo, pero sabihin ko, bro, why me? Oo nga eh. Parang, why you jump me? Parang kung ako si Kiboy, tapos nakasabay ko to sa breakfast buffet, tapos alam kong gusto niya. Mo eh. Hindi, alam niya gusto niya yung manok. Tol, kukunin ko na lahat ng manok. Lahat ng manok, asin lahat. Akin na yan lahat, hindi mo kami binigyan ng Lord eh. Grabe yung ano, grabe yung consistency. And alam niya yung trabaho niya. And all throughout, yung doon sa takbo ng game natin, no, alam niya sino yung tinatalunan niya, alam niya kung kailan niya i-rest yung Lord, yung pag-frontline niya ay super, super great. Tapos yung bait niya kanina, yung nilagyan ng clone, yung harap ko. Kanina, yung kanina. Boy, nakaka-bad trip yun ha. Yung ginaganon ka, parang pwede pala yun. Ako rin eh. I would really love to commend the creativity coming in from this guy. Iba eh. Kumbaga kung may instincts siya, meron din siyang openness ng utak kung saan open-minded siya sa mga unorthodox na strategy. At saka regardless, di ba, sa mga padulo na kukuha ni Kyrie yung mga lords, pero yung first three turtles kasi na nakuha dito ng Sensui, very important lalong-lalo dun sa pag-spike ng damage ni Oheb. Yes. And in all fairness, para kay Sensui, damage pinatita kasi ito. So napakadali rumetry. Yeah. Pero nalalo kasi yung discussion sa yung MMBB news and events
na community. Mm-hmm. May nagsabi doon, panis si Kyrie sa retrian sa kay Sensui. Well, di siya nagkamali. Hindi naman sa undermine natin si Kyrie, pero damage Benedetta kasi yan. Oo. And knowing expected, yung Lord Dance ng Blacklist International, there's a reason why this team is really, really good. And it comes to Lord Dances, nung napatay nila si Kyrie dito, granted nakuha ni Kyrie yun. Pero ito talaga yung dahilan. Bakit siya MVP? Kakasabi ko lang literal, may magpapakamatay sa Blacklist, tumalun kagad yung Guinevere. Si Dinerecho niya, tapos sinown out niya na si Sans. By the way, nag-clear na minion wave sa may mid kanina. Gusto ko lang sabihin, medyo mga good 6 to 7 seconds pa bago nagkaroon ng minion wave. No. Nandun na siya sa loob. Sino-zone niya na yung Lilia. Kasi yung idea, ako, sabugan mo ng bomba. That's true. Wag yung minions. Kasi the moment na na-clear yung minions, baka tumagal pa ang laro na to. Around 35 or the next Lord. But overall, looking at the stats, it's an extremely close game. 1,000 lang ang lamang. Wala pa nga. 600 pesos lang pang Samgyup mo lang yun, boy. Oh, depende pa kung ano, kung sa kakakain ng Samgyup, no? Kailangan mong mabili na tama. Either may sukli kang piso. May siklo or kapos. May sukli kang piso. Ulang pamamasahe pa, we. At least busog ka. At least busog. At busog din ang madlang Pilipino dahil panalo ang game 1, Blacklist International. Perfect game para kay Sensui. And also, we have to commend, no? Rene J on layering his holy baptism. Yeah. Yung pag may nahuli si Sensui, pagkatapos nun, bye-bye! At saka gusto ko lang din sabihin, sa sobrang on point din dito yung mga holy blessing ni, ano, holy healing pala ni Rene J, parang limited yung opportunities na nagamit yung Purify. Yeah. Ano eh, parang gets ng Blacklist kung kailan mag-all-in yung Onyx. Ilang beses actually binait ni Nicky Boy yung Purify mula kay Rene J kaila Yue, pero ang tatapang, grabe, ang sisiga. No. Alam mo yung pag natanunan, don't mo Purify, hindi ko nakikita yung yakap, hindi ko mo Purify yan, balak sa buhay mo. And ang kinagandaan dito, bago pa actually, di ba yung emo, Nicky Boy, nag-pop ni Sensui kanina. Oo. Bago pa lumabas yung katawan ni Kufra, bago pa siya nag-stretching, may baptism na eh. Oo. Saktong-sakto paglabas niya, hindi siya nakapag, ano, hindi siya nakapag kahit anong jutsu eh. Literal perfect yung layering. Kasi di ba, delayed yung pagbagsak ng Holy Baptism. Kumbaga kung 6 tiles yun, nandun na yung tile 1 and 2. Oo. Kasi yung tile 3, rekta paggising na pagkagising mo, parang alarm clock. Bagsak ka ulit. Ang kinalupitan dito na enable talaga nila ng Blacklist International yung Bruno ni Oheb na napaka-hapde. Sinabi natin kanina to eh, every time na lalapit yung Onyx, nararamdaman nila yung mga bola talaga. So kaya nagkaroon ng war of attrition sa mga Lord.